Kasalukuyang nakapila si Alvin sa opisina ng kanyang boss. Maliit lamang iyon na bahay, sa tabi ng two-story house. Isa siyang magsasaka, o sa madaling salita, ay trabador sa isang 3 hektaryang lupain. Matagal na siya roon. 5 taon na simula nang magkapamilya siya. Ang lupang kinatitirikan ng bahay nila ay pagmamay-ari ni Mr. Sandoval, isa sa pinakamayaman sa kanilang bayan. Minsan, ay nagtatanggal ang lalaki ng trabador kapag may napansin itong hindi kanais-nais, gaya ng pagpupuslit ng mga ani at mga hindi pagtatrabaho ng maayos. Mas sinuuna ang pakikipagchismisan kaysa sa pagtatrabaho. Kaya't sobrang ingat si Alvin sa pagtatrabaho niya. Kapag may gustong makipag-usap sa kanya sa oras ng trabaho, ay pinapaalala niya na bawal ito. Ano ka ba naman, Alvin? Wala naman yung boss natin. Walang nakakakita. Yun ang sabi sa kanya ng isang kasama niya noong nagtangka itong kausapin siya. Ngunit ang sabi niya noon, baka may mata ang boss nila. Umiling na lamang ito habang umaalis at bumubulong-bulong pa. Mahalaga sa kanya ang kanyang trabahong ito. Nag-aaral ang 2 niyang anak. Kahit nasa pampublikong paaralan sila, kailangan nila ng baon, pagkain, at iba pang kailangan sa bahay. Mabuti na lamang at tinutulungan siya ng asawa sa ginagawa nitong panani. Kahit papaano ay nakakapagtabi sila ng pera para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. O Alvin, ito na yung sahod mo, sabi ni Mr. Sandoval, sabay abot ng puting sobra sa kanya. Lingkuhan ng sahod nila, lalo na ang karamihan sa kanila ay mayroong pamilya. May alaga ring baboy, baka, kambing, at iba pa si Mr. Sandoval. Nagpapalitan sila sa pag-aalaga niyon, lalo na kapag hindi gaano kailangan ng tao sa bukid. Akmang aalis na sana si Alvin matapos magpasalamat nang tawagin siya ni Violeto, ang kasamahan nila na mahilig sa anak. Kapag sasahod dito, niiyaya nito ang mga kasamahan na uminom. Matagal na rin kasi itong trabahador kaya medyo malaki na rin ang kita nito. At pagkatapos ay lumingo naman siya. Liga, siya tayo. Minsan lang naman to eh. Mag-enjoy rin tayo syempre. Nakangisi nitong sabi at umiling siya. Pasensya naman ng Violeto ah. Kailangan ko na kasing umuwi para may kasama na ang asawa ko sa bahay. Hinging paumanhin niya. Minsan sa isang buwan lang niya pagbigyan ng mga ito. Isang bote lang siya ng beer palagi. Umuwi na siya pagkatapos niyang inumin yon. Ayos lang naman iyon sa kanyang asawa dahil hindi naman siya nalalasing. Minsan kasi ay nag-e-enjoy rin siya kapag meron siyang tip. Lumalabas sila ng kanyang pamilya at kumakain sila sa labas. Kahit papaano ay meron silang bonding. Ikaw talaga, napaka-killjoy mo. Natatawang sabi nito. Humingi ulit siya ng paumanhin at nagsimula ng maglakad. Nang makalayo na siya, napalingon na lamang siya. Nag-uusap si Violeto at ang lalaking tinanggi niya noon sa pakikipag-usap sa kanya. Bigla siyang kinabahan pero hindi na lamang niya yun pinansin at nagtuloy-tuloy na lamang sa paglalakad. Dumaan muna siya sa tilapapa sa gilid ng daan para bumili ng ulam nilang karne ng baboy. Tiyak na matutuwa ang kanyang mga anak nito. Nang makauwi na nga siya, nadatnan niya ang kanyang mga anak na gumagawa ng kanilang takdang arelin. Nang makita siya, kagad siyang sinalubong ng mga ito at niyakap. Kinamusta niya ang mga ito. Natuwa naman siya nang sabihin ng mga ito na mataas ang nakukuha nilang grado. Kaya nangako siya na sa susunod na linggo ay kakain sila sa isang masarap na fast food chain. Nagtatatalon sa tuwa ang mga ito at bumalik na sa kanilang mga ginagawa. Sakto naman na pumasok si Christina mula sa labas ng kanilang bahay. Sa likod kasi ng bahay nila ay may tanim itong gulay gaya ng talong, kamatis, okra at pati na rin sitaw. Kaya minsan ay hindi sila nahihirapan sa ulam. Nilapitan niya ang kanyang asawa at hinalikan sa labi. Saka inaabot ang plastik na may lamang karne ng baboy at ang sahod niya. Nang abutin iyon ang asawa, nagtungo na siya sa kanyang silid. Bunggalo ang kanilang bahay. May 2 silid iyon. Kurtina ang harang niyon. Semento ang kalahati at ang kalahati naman ay pawit. Ngunit ang kanilang bubong ay isang yero. Nag-iipon sila para mapaganda ang loob ng kanilang bahay. Sa kwarto lang kasi ang may sahig. Ang salas at kusina
ay lupa lamang, ngunit maayos at maluwag yon. Nang matapos magbihis, tinulungan ni Alvin ang mga anak. Pagsapit ng alas 7 ng gabi, sabay-sabay na silang kumain ng hapunan. Nagkatinginan sina Alvin at Christina. Dahil kahit mahirap ang buhay, natutustusan nila ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at pinisil iyon. Kaya natin ito. Bong tatag niyang sabi, tumango at ngumiti lamang ang kanyang may bahay. Dahil walang trabaho ng Linggo, nagpunta si Alvin sa isang kilala na may-ari ng junk shop. Iyon ang sideline niya tuwing Linggo. Dalawang beses sa isang buwan lamang niya yun ginagawa. Kaibigan niya ang may-ari niyon. Siya lamang ang naroon dahil lumalabas ito at ang pamilya nito ay namamasyal. Malaki ang tiwala nito sa kanya. Hindi rin kasi mabuti sa katawan ang palaging nagtatrabaho. Pagdating doon, nagsimula na siyang magtrabaho. Siya ang tumitingin ng mga ibinababa ng mga nagbabakal at bote. Tinitimbang niya iyon. Pagsapit naman ng hapon, bumili siya ng pagkain sa nagtitinda ng barbecue sa isang tabi. Iyo, pwede ba akong makahingi ng pagkain? Nagugutom na kasi ako eh. Pakiusap ng matanda. Lumingon siya at nakita ang isang matanda na nakalahad ng kamay sa kanyang harapan. Nagpaluto ulit siya ng apat na barbecue. Nang matapos, niyaya niya ang matanda sa junk shop. Umupo sila sa harap dahil may mahabang upuan ng kahoy roon. Ibinigay niya sa matanda ang barbecue. Napakalambot ng kamay nito. Makikita rin sa kutis ng matanda na may kaya ito sa buhay. Iniisip tuloy niya kung ano ba ang nangyari dito. At para malaman ang sagot, tinanong niya ang matanda. Taga saan po kayo, tay? Ano po ang nangyari sa inyo? Tanong niya. Huminga ng malalim ang matanda. Sabi ng matanda, ninakawan raw siya habang nasa bus. Papunta sana siya sa kabilang lungsod, ngunit nakatulog siya sa biyahe. Nang magising siya at kukunin sana niya ang pera niya sa sling bag, ay wala na ito. Kaya't malakas ang pakiramdam niya na ninakawan siya ng katabi. Mabuti na lamang at may suot siyang relo. Yun na lamang ang pinambayad niya. Nakaramdam siya ng awa sa matanda. Tinanong niya kung ano ang balak nito. Hindi raw niya alam dahil wala siyang kontak sa kanyang mga anak. At lalo na pati ang cellphone niya ay ninakaw rin. Hindi kaya ng konsensya niya ang hayaan ng matanda na matulog na lamang sa kalsada. Doon po muna kayo sa bahay tumuloy. Maluwag naman po doon, tay. Baka sakali ay makita rin kayo ng inyong mga anak at makauwi na kayo sa inyo. Nakangiting sabi ni Alvin dito. Natuwa naman ang matanda at nagpasalamat sa kanya. Masaya rin si Alvin noon dahil nakakatulong siya sa kanyang kapwa. Nang makauwi na siya, ay nagulat si Christina nang makita na may kasama siya. Tinanong nito kung sino ang matanda. Nagpakilala ang matanda na si Silvio de la Rosa. Ipinaliwanag naman ng matanda ang nangyari dito. Pinapasok nila ang matanda at pinaupo sa kanilang salas habang nakikipag-usap sa kanilang mga anak. Kinausap naman siya ni Christina at tinanong kung katiwa-tiwala ba ang matanda. Iniisip kasi ni Christina kung papaano kung manluloko pala ito at balak lamang silang nakawan. Hindi naman iyon ang isip ni Alvin. Hindi naman siguro, tignan na lang natin ang bawat kilos niya. Kung kahina-hinala, paalisin na lang natin. Komento niya rito. Sumang-ayon naman si Christina sa sinabi niya. Nang gabing iyon, ay wala silang napansin sa matanda. Makikita sa pananalita nito na hindi ito nagsisinungaling. Makikita rin sa kilos nito na wala itong masamang balak. Doon na nagtiwala ng buo ang mag-asawa. Ilang araw ang lumipas, pero naroon pa rin ang matanda. Asikasong asikaso ito ng mag-asawa. Todo pasasalamat naman ang matanda sa kanila. Hanggang isang araw, tanghali ng mga oras na yon. Rest day naman ni Alvin. Habang nagluluto naman si Christina ng sopas para pagsaluhan nila. Habang kumakain, may kumatok sa kanilang pintuan. Nagpresenta si Anjanette na siya na lamang ang tumingin kung sino ang bisita. Siya ang panganay na anak ng mag-asawa. Nabigla ito nang makita ang isang binata na tanda niya ay nasa 30 pataas pa lamang. Napakagwapo ng lalaking ito at may pagkakawig sila ng matanda na pinatira nila sa kanila. Magandang hapon po. Sino po sila? Magalang na tanong ni Angie. Magandang hapon rin, iha. Nandiyan po ba si Mr. Silvio de la Rosa? Tanong nito. Dahil kilala ng dalagita ang matanda,
Tumango siya at sinabi na naroon nga. Pinapasok nila ang lalaki. Nagulat naman ng matanda nang makita ang lalaking ito. "Dad," sambit ng lalaki. Nagulat ang mga naroon sa kanilang narinig. Tinignan ni Alvin ang lalaki mula ulo hanggang paa. Nakapolo at nakaslaks ito, na tinernohan pa ng black shoes. Simple lamang ang suot nito, pero alam niyang hindi biro ang halaga niyon. Sa kutis ang tindig pa lamang ay alam na niya na mayaman ito. Tumingin siya sa matanda at sa lalaki. Mahahalatang mayaman talaga sila. Tumingin ng lalaki kay Alvin. Inilahad nito ang kanyang kamay. "Good afternoon, sir. I'm Sergio de la Rosa, bunsong anak ni Salvio de la Rosa." Pagpapakilala nito. Tinanggap naman niya ang pakikipagkamay ng lalaki at nagpakilala. Maging ang kanyang asawa at anak ay nagpakilala rin. Humingi ito ng pasensya dahil sa abala. Sinabi naman ni Alvin na wala lamang iyon. May kakayahan naman silang tumulong, kaya ayos lamang iyon. Mabait ang matanda at naging malapit na ang mga bata rito. Tinanong ni Sergio kung gusto na ba ng ama na umuwi. Tumango naman ito at sinabi na marami itong gagawin. Bibisitahin na lamang raw sila nito sa mga susunod na araw. Niyakap ng magkakapatid ang matanda at maging ang mag-asawa. Kumuha ng 10,000 sa Sergio sa pitaka at ibinigay iyon kay Alvin. Nagulat naman siya dahil napakalaki niyon. "Naku, hindi na po, sir. Sobrang laki po nito. Hindi ko po matatanggap yan." Pagtanggi niya. Ipinagpilitan naman niyo ni Sergio. Ang sabi nito, pasasalamat dito iyon dahil sa kabutihan nila sa kanyang ama, na kahit hindi nila kilala si Silvio, tinulungan pa rin nila. "Kunin mo na, iho, para magamit ng mga anak at pagdagdag sa savings mo," nakangiting sabi ng matanda. Wala namang nagawa si Alvin kung hindi ang tanggapin ng pera. Dahil doon ay nagpasalamat siya. Pagkaalis ng mag-ama, kumain sila sa labas. Ngunit hindi alam ni Alvin na ang kasiyahan ng iyon ay mapapalitan ng lungkot at pag-iyak. Kinabukasan pagdating ni Alvin sa kanyang pinagtatrabahuan, tinawag siya ni Mr. Sandoval. Hindi niya alam pero kinakabahan siya. Iba kasi ang pagkakatingin nito sa kanya. Para bang may ginawa siyang hindi maganda. Ganun pa man, pinakalma niya ang kanyang sarili. Baka hindi lamang maganda ang mood nito. Lumapit siya sa Ginoo at tinanong kung bakit siya nito pinapatawag. Pumasok sila sa opisina at kahit istrikto si Mr. Sandoval, hindi ito namamahiyan ng trabahador kapag may ginawang hindi maganda. Ay tatanggalin ka na lamang kaagad. "Naging trabahador kita ng 5 taon, Alvin, kaya sobrang pinagkakatiwalaan kita. Alam mo naman ang rules ko, hindi ba? Akala ko hindi mo gagawin, lalo na't may balak akong tasa ng sahod mo. Bakit mo nagawang magpuslit ng mga bagong ani noong 1 linggo, ha?" Tanong nito. Nagulat siya sa sinabi nito. Iniisip niya kung paano nito nasabi na siya ay nagpuslit ng bagong ani. Bakit naman niya yun gagawin? "Hindi ko po magagawa yun, Mr. Sandoval. Kilala niyo po ako. Importante po sa akin ang trabahong ito. Kit sobrang nag-iingat po ako." Puno ng sinseridad niyang sabi. Bumuntong hininga na lamang ito. Sabi ng Ginoo, alam nito iyon. Pero apas sa kanyang mga kasamahan ang nagsasabi na nagpuslit siya ng ani. Wala ito lagi roon kaya bakit hindi niya pinaniniwalaan ang mga ito. Nasaktan siya dahil hindi niya akalain. Natatraido rin siya ng mga kasamahan. May ginawa rin ang mga ito na hindi maganda. Pero hindi naman siya nagsusumbong. Pinigilan niya ang kanyang sarili. Ipapaisataas na lamang niya ang nangyari. Bahala na si Mr. Sandoval na tumuklas ng mga ginagawa nila. "Ano pong plano niyo?" Tanong niya pa rito. Pero kinakabahan siya sa totoo lang. Mataterminate ba siya o bibigyan siya ng chance nito? Ayun lamang ang kanyang naiisip. Ang sagot naman nito ay ayaw daw sana siya nitong i-terminate at bibigyan daw sana siya ng chance. Pero tiyak natutularan siya kapag ginawa ni Mr. Sandoval yon. Nalumo siya sa sinabi nito. Masakit man pero kailangan niyang tanggapin ang sinabi nito. Nagpaalam na siya at lumabas ng opisina. Napatanaw siya sa Bukirin. Nakatingin sa kanya si na Violeto at ang mga kasama nito. Malakas ang kutob niya na ang mga ito ang nagsabi kay Mr. Sandoval ng hindi totoo. Ganun pa man, hindi siya nawala ng pag-asa. Mag-a-apply siya ng trabaho sa bayan o kahit na anong trabaho ay papasukin niya sapagkat hindi lamang yon ang oportunidad. Umuwi siya sa bahay at natatnan niya ang kanyang asawa na abala sa paglilinis ng bahay. Nagulat naman ito nang siya ay makita.
O teka, bakit umuwi ka kaagad? Wala ka bang trabaho? Tanong nito. Nanghihinang napaupo na lamang siya sa kanilang sopa. Tinabihan siya ng kanyang asawa at hinawakan ng kanyang mga kamay. Tinanong kung ano ang problema. Sinabi naman ni Alvin ang totoo. Determinate ako, Christina. Tinanong ng kanyang asawa kung paano nangyari yon. Tinanong niya kung may nilabag daw ba siyang rules. Sinabi naman niya ang pinag-usapan nila Mr. Sandoval. Umiyak naman si Christina. Niyakap na lamang niya ito. Nangako naman siya na maghanap siya ng trabaho sa bayan para may pantustos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Umiiyak si Christina hindi dahil sa nawalan nito ng trabaho. Kung hindi dahil hindi nito inakala, nagagawan siya ng masama ng mga katrabaho niya. Wala naman daw siyang ginagawang masama sa mga ito. Kaya naman hinawakan niya sa kamay ang kanyang asawa. Hayaan mo na, ipasa Diyos na lamang natin ang lahat. Basta't alam natin na wala tayong ginagawang masama at hindi tayo nang-aapak ng tao. Magiging mabuti pa rin ang nasa itaas sa atin. Pagpapalakas ng loob niya sa kanyang asawa. Kinabukasan rin niyon ay may tumanggap sa kanya bilang isang construction worker. Ang masaklap nga lang ay 3 beses sa isang linggo lamang iyon. Kaya ang balak nilang mag-asawa, kukuha sila ng tricycle para mamasada siya kapag wala siyang trabaho. Yun naman ang ginawa nila. Bumili sila ng tricycle. Naging maayos naman ang takbo ng buhay nila. Okay rin ang pasok ng income nila roon. Ngunit hindi nila inaasahan ang susunod na mangyayari. Hapon iyon, kakauwi pa lamang ni Alvin galing sa construction nang dumating si Violeto. Hindi niya maiwasang makaramdam ng inis dito. Oh, bakit ganyan ka matingin sa akin, Alvin? Mukhang sinisisi mo ata ako sa nangyari sa iyo, ah. Kung paano mo ako titigan? Natatawang sabi nito. Anong kailangan mo rito, Violeto? Tanong niya. Sabi ng lalaki, pinapaalis na kayo ni Mr. Sandoval dito. Hindi naman na daw kayo nagtatrabaho sa lupain niya. Kailangan na daw kayong lumipat. Niyakap naman kaagad ni Alvin ang kanyang asawa nang bigla na lang itong umiyak. Binulungan niya ito na kaya nila itong lagpasan. Sinabi naman niya rito na aalis na sila bukas. Nakangising umalis si Violeto. Naikuyom naman ni Alvin ang kanyang kamao dahil sa galit. Nalungkot ang kanyang mga anak sa nangyari. Pero naging matapang si Alvin para sa kanila. Kinabukasan nga, nag-impake na nga sila. Mabuti na lamang at may mababait siyang kasamahan sa pamamasada na nagpairam ng truck kung saan nila ilalagay ang mga gamit nila. May inirekomenda rin ng isang tricycle driver na boarding house. 1,500 iyon, pwera kuryente at tubig. Maliit lamang iyon na bungalow. Pero ayos na yun sa kanya kesa wala silang tuluyan. Habang nag-iimpake, may sasakyan na uminto sa kanilang harapan. Nasa tabi kasi sila ng kalsada. Lolo Silvio, sigaw ni Jan, ang bunsong anak ni Alvin. Napatingin naman roon ang mag-asawa. Naroon nga ang matanda at kasama ang lalaki. Nagtaka ito nang makita ang ginagawa nila. Kagad nitong tinanong kung bakit sila nag-iimpake. Malungkot na napangiti si Alvin at nagsimula ng magkwento sa matanda. Naiyak siya sa nangyari sa kanila. Mabuti na lamang at nasa labas ang kanyang mga anak at naglalaro. Ang kanyang asawa naman ay gumagawa ng merienda, kaya hindi nakita ng mga ito ang pagluha niya. Ayaw niya kasing umiyak sa harapan ng kanyang asawa dahil tiyak na manghihina ito. Niyakap siya ng matanda at ito ay ngumiti. Baka kaya nangyari yan ay dahil may magandang plano sa iyo ang Diyos? Tanong nito. Nalilitong napatitig siya sa matanda. Nagpatuloy ang matanda sa kanyang sinasabi. May sinasaka kaming lupain sa Plaridel, Bulacan. Nabili ko yun 2 taon na ang nakakalipas dahil bala ko sana yung tamnan. Kaso hindi nangyari. Abala rin kasi ako sa pagpapalago ng negosyo. Kaya kung gusto mo, doon na lamang kayo tumira. May bungalong bahay roon. Pinagawa yun ni Sergio dahil madalas kaming magbakasyon roon. Pagbabalita nito. Nanlaki naman ang mga mata ni Alvin sa narinig. Totoo po ba? Oo. O nananaginip lang po ako. Natawa naman ang matanda nang tanongin niya kung totoo ba ang narinig niya. Sinabi niya yun kaagad sa kanyang asawa at mga anak. Dahil doon ay masayang masaya ang mga ito. Kaya naman mabilis nilang tinapos ang mga dapat nilang gawin. Nang mailagay lahat sa truck, umusad na nga iyon.
Nakausap naman nila ang may-ari ng truck na sa Bulacan nila yung dadalhin. Bibigyan niya na lamang ito ng malaking tip. Nagpaalam siya sa mga kapitbahay at mga kasama sa Toda. Ibibenta na lamang raw nila ang tricycle. Naging maayos ang biyahe hanggang sa makarating sila sa Plaridel, Bulacan. Masaya silang nag-aayos ng mga gamit sa bahay. Tinulungan sila ng isang malayong kapitbahay sa pag-ayos. Nang matapos ay nagmeryenda sila. Ipinakita ni Salvio ang 2 hektaryang lupain. May mga makakasama siyang mapagkakatiwalaan na nakausap. At naging kaibigan ni Salvio. Sila ang magiging katuwang niya. Wala siyang gagawin kung hindi ang tingnan lamang ang ginagawa ng bawat isa. May magiging kanang kamay siya sa pag-aasikaso at ang ibibigay ng matanda ay ang mapagkakatiwalaan talaga. Ayaw nito na mangyari ulit ang nangyari sa kanya. Lahat ng maninira sa kanya ay tatanggalin nito kaagad sa trabaho. Dahil doon ay nagpasalamat siya sa matanda. Ang laki raw nang naitulong nito sa kanila. Hinawakan naman ng matanda ang balikat ni Alvin at kumiti. Wala yun, Alvin. Ibinabalik ko lang ang ginawa mong tulong noon sa akin. Pinagkatiwalaan at tinulungan mo ko kahit hindi niyo ako kilala. Kaya galingan mo ha, dahil soon, hindi lang ito ang biyayang darating sa'yo. Puno ng sinseridad na sabi ng matanda. Niyakap ni Alvin ang matanda at ito ay nagpasalamat. Nang mga sandaling iyon, alam niyang may mabuting na idudulot rin ang nangyari sa kanya. Mas marami pang blessings ang dumating sa kanya. Kinabukasan, sinimulan na ni Alvin ang pamamahala sa lupain. Naroon pa ang matanda para tulungan siya sa mga dapat gawin. Nakabuo sila ng 10 kalalakian na magiging katuwang niya. Bukas daw darating ang taong pinagkakatiwalaan ni Silvio. Kung si Alvin lamang ang masusunod, gusto niya ang kapatid niya ang kasama. Nasa Ilocos lamang kasi ito. 4 months sa isang construction site ang kanyang kapatid. Sobrang mapagkakatiwalaan talaga iyon. Kaya nga ito nagtagal ng 10 taon sa trabaho. Nang matapos silang pulungin ni Silvio, nagkaroon ng kaunting salo-salo. Nang matapos silang kumain, nagulat na lamang siya nang makita ang kanyang kapatid na si Anton na naglalakad papalapit sa kanya. Kasama nito si Mr. Silvio na may masuyong ngiti sa mga labi. Dahil doon, ay nagulat na lamang siya. Hindi niya akalain na pupunta rito ang kapatid niya. Naglakad na siya patungo sa kanyang kapatid at ito ay niyakap. Sobrang namiss niya ang kanyang kapatid. Nagpasalamat naman si Alvin sa matanda dahil nagkita ulit sila ng kanyang kapatid. Siya ang sinasabi ko sa iyo na magiging kanang kamay mo sa pamamahala ng Bukirin. Nakangiti nitong sabi. Dahil doon ay nalaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Hindi niya iyon lubos sa kalain. Tinanong niya kung paano at bakit ito iyon ginawa. Gusto ko kayong magkasama ng kapatid mo. Nabanggit mo kasi sa akin na siya lamang ang nag-iisa mong kamag-anak. Kaya gusto ko kayong magkasama sa trabaho. Nakipag-usap ako sa boss niya at pumayag naman ito. Huwag ka mag-alala, maganda ang sahod niya rito. Masayang pagbabalita sa kanya ni Mr. Salvio. Ang sabi rin nito, tutulungan niya ang kanyang kapatid na makapagpatayo ng bahay. Ikakaltas na lamang kada sahod iyon. Naiyak siya dahil sobrang bait sa kanya ng matanda. May sarili na silang bahay, may lupang sasakahan, na tiyak na hindi na magugutom ang kanyang pamilya. At higit sa lahat, makakasama pa niya ang kanyang kuya. On the way na rin ang pamilya nito. Nauna lamang talaga si Anton para surprisahin siya. Labis-labis ang pasasalamat nila sa matanda. Sa susunod na linggo na uwi ang Ginoo, dumating na rin ang pamilya ng kanyang kapatid. Pansamantala ay sa bahay muna sila tumuloy. Magkaibigan ang kanilang asawa, kahit walang magiging problema. Nang araw rin yun, ay may mga dumating na materyales para sa pagpapagawa ng bahay ng kanyang kapatid at nagsimula na rin ang mga kalalakihan na naroon na gawin ng bahay nito. Sobrang nagpapasalamat sila sa matanda dahil marami ang nabigyan ng trabaho. Masaya silang lahat roon at lahat sila ay naging abala. Si Alvin sa pagtingin sa mga trabador dahil magsisimula na sila sa pagtatali at ang kanyang kapatid naman ang foreman sa bahay. Ngunit isang araw, ay may naging bisita si Alvin. Ito ay si Mr. Sandoval. Pinatuloy niya ang Ginoo sa loob ng kanyang bahay. Ipinakilala rin niya si Mr. Salvio rito. Boss ko po, pakilala niya. Ngunit itinanggi yon ng matanda. Hindi daw niya ito boss, kung hindi magkasyoso sila sa lupaing sasakahan. Ngumiti lamang ng matamis si Mr. Sandoval.
Napakaswerte mo, Mr. Silvio. Masipag yan sa trabaho at hindi nag-aaksaya ng oras. Nare-respeto ang mga rules at regulations. Proud na sabi nito. Tinanong naman ito ni Silvio. Kung ganoon daw pala, ay bakit tinanggal si Alvin? Namutla ang lalaki. Hindi alam ang kanyang sasabihin. Tumingin si Mr. Sandoval kay Alvin. Nagsisisi daw ito sa ginawang pagtanggal kay Alvin sa trabaho. Hindi ito nagtiwala sa kanya. Mas pinaniwalaan pa ang ibang mga tao. Kumausap ng tao si Mr. Sandoval na magmanman ng kilos sa kanyang mga trabador. At doon ito nalaman na si Violeto pala kasama ang tatlo nitong mga kaibigan ang kumukuha ng kanyang mga pananim at sumisira sa rules. Patawarin mo ako, Alvin. Hindi ko alam na yun pala ang nangyayari. Sila pala ang gumagawa ng masama. Ngumiti naman si Alvin at pinatawad ang Ginoo. Sinabi niya na bago maniwala sa iba, dapat tignan muna kung totoo yun o hindi. Tumango naman si Mr. Sandoval at ito ay nagpaalam na. Magaan na ang loob niya dahil ayos na ang lahat. Makapagtatrabaho siya ng maayos, kasama pa niya ang kanyang pamilya at kapatid. Makalipas ang ilang buwan, umani na nga sila. Malaki ang naging kita nila dahil maayos na ang pag-aalaga ni Alvin sa kanyang mga trabador. Maayos din ang pag-aalaga nila sa pananim. Nakapag-ipon silang mag-asawa. Tapos na rin ang bahay ni Anton. At paunti-unti ay nababayaran nito iyon. Makalipas lamang ang 2 taon, may sarili ng sasakyan ng magkapatid. Nakakapasyal na rin sila sa kung saan-saan. Hanggang sa nabili na rin ni Mr. Silvio ang ibang lupain roon. Masasabi kong ang tunay na tagumpay ay nasa katapatan, pagtsatsaga at kasipagan. Ano man ang ginagawa mo, dapat maging tapat ka para suklayan iyon ng iyong boss.